So, nung ako'y ikinasal, isang taon talaga yung preparasyon namin ng asawa ko. Kasi kailangan perfect ang lahat. Mula sa church, sa venue, sa kulay, sa disenyo, pati sa mga bulaklak. Naku, pinlano namin ang lahat. Eh kasi naman, isang beses lang ito mangyayari sa ating buhay. I'm sure nakaka-relate sa akin ng maraming mga newlyweds. Pero, paano kung ang seremonya na dapat sana'y one for the books ay hindi umayon sa nakatakda? Panoorin ang mga nakatutuwang wedding bloopers sa report na ito ni Darlene Kai. Ang masaya sanang wedding video ng isang bride sa Bukidnon, nagkaroon ng kaunting aberya. Ang bride kasi na si Lelia, literal na na-fall, pero hindi sa kanyang groom, kung hindi sa lupa. Actually, at first, I feel like why it happened, parang na-record pa talaga. Ang update sa pa-fall, na-fall na bride, abangan mamaya. Imbes na mapuno ng iyakan, ang dream wedding ng ilan nating mga kabrigada, tinitipan kitang nagbigay ng kilig at katatawanan, kaya ayon, viral. That's cool. Dream come true para sa mag-asawang Lloyd at Stephanie ang kanilang kasal. Pero ang kanilang kasalan na puno ng tawanan. Ang groom kasi na si Lloyd nakailang ulit sa kanyang wedding vow. Okay, take one! Stephanie, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita na kanyang bahay. Take two! Aking bahay na may bahay. Kaya mo yan, Lloyd! House and lot ang gusto mo, ha? Take three! Last chance na, Lloyd! Stephanie, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayan, tinitipan kitang maging aking bahay. Nako, pati si Father sumuko na. Basahin mo na nga. Stephanie, sa harap ng pati Diyos, sa pagbabasa, may mali pa rin. Tinitipan kitang maging aking may bahay. Sa harap at ginhawa. Kita niyo naman po siguro na nasa dulo na siya ng dila ko, pero hindi ko pa siya mabanggit dahil sobrang kaba po. Pinaulit sa akin ni Padre, pero talagang sobrang kaba ko po na halo na po yung saya dahil sunod na po kasi yung kiss. Anong reaction mo nun, Stephanie? Ayang tawang-tawa na po. Inaabangan ko pa kung ano pa yung sasabihin niya na mali. Kasi po, sadyang pamali-mali to minsan po, pagkabado. Ang kanilang wedding blooper, umabot na sa mahigit 100,000 views. Na-feel niyo ba na dahil dun sa moment na yon naging sobrang special o mas naging memorable yung opo, wedding? Ma'am. Opo, kakaiba po kasi. Mas lalo pa po siyang naging special nung napanood ko na po yung video na wow, ang dami po para naging masaya sa video namin dahil hindi ko po talaga asahan. Pero bago magpalitan ng matamis na I do, higit pa raw sa hirap ng pagbigkas ng wedding vow ang pinagdaanan ni Lloyd para lang masungkit ang puso ni Stephanie. Gusto po niya, pag nagustuhan po niya ay kuha agad. Medyo nahirapan po siya sa pagkuha ng number ko po. Pero si Lloyd hindi raw sumuko. Di bali na raw mautal basta para sa minamahal. Nagkakatext na po kami, nalaman ko po na hindi po siya pwedeng magpuyat. Mahina po siya sa puyatan. Ay, challenge ko po na kung kaya niya magpuyat hanggang sa matiis po niya. Ilang buwan po, sinusubukan po niyang umabot ng alas 12. Hindi po niya kayang abutin. Ay, nung December 2, 2013 po, nakaya po niyang abutin. Sinagot po na. Naawa na po. Pero ang sumubok daw sa kanilang relasyon, ang kanilang long distance relationship o LDR. Pag nag-aaway po kami, ang hirap po magpaintindi po kasi pagka ganito lang po yung usapan, yung sa internet lang po nag-uusap. Siguro kung dumating man yung point na dumating ulit tayo sa LDR, hindi na ganun kahirap kasi napagdaanan natin. Kasi ilang taon po ba naman kami na magkalayo? Lahat na ng away ay nangyari na. At katulad ng number 8 o simbolo ng eternity o panghabang buhay,
forever din daw ang kanilang pagmamahalan. Ang message ko sa asawa ko ay, una muna, I love you. At sana, kinakabahan. Sana ay magtagal habang buhay yung ating pagsasama. Alfie, I love you too. Sana, sa pagtagal ng panahon, ay mas tumindi pa yung pagkapit natin sa isa't isa. Magbigayan, laging pakinggan ang isa't isa, huwag sa iba makikinig, at bawasan ang pagkakamali-mali sa pagsasalita. Tinitipan kita ang aking maging bahay. Tila may something special talaga sa number 8 dahil 8 taong naging magkasintahan ng ating next couple bago ikasal. Ang kasal ni na Joel at Laika noong December 2019, nabalot din ang tawanan. Ang bride kasi na si Laika, lutang daw habang tinatanong ni Father. Laika, do you hate being here present for your lawful husband according to the right of our Holy Mother, the Church? Yung question nun, sir, parang do you take ganito? Tapos nagtinginan sila lahat. Tawang-tawa na lang kami nung time na yun kasi pati yung mga ninang, parang gusto na nilang kunin yung mic na mag-aito ka na nga. Parang ganun sila eh. Ang groom naman natawa na lang din daw sa lutang moments ng asawa. Humili pa lang, nagkinig na ako yung father eh. Kaya nung binigay na yung mic sa kanya, nagulat ako bakit natulala siya. Kaya napapisil ako dun sa kamay niya na kailangan niya sumagot. Kasi yung kasal namin, 10 a.m. So yung preparation, nag-start yun ng 4 a.m. Siyempre sir, before the wedding, lutang na inaantok ka. Sobrang excited ako ng kasal na yun. Siguro naghalo-halo na yung nararamdaman ko. Pero masaya naman daw sila dahil kahit may bloopers sa kanilang kasal, nakaraos sila at masaya na silang magkasama bilang mag-asawa. Nakatatakam naman ang viral wedding blooper ng mag-asawang Christian at Rovi. Imbis kasi nagawin ng tradisyonal na pagsubo ng cake sa isa't isa, ang groom na si Christian, ay, sir, ito na kumain, sir. Gutom yun? Alam po, siguro, medyo lutang pa ako nun eh. Kasi wala pong tulog sa exam. Sobrang excited po, medyo lutang pa. Hindi po kasi ako natin ng wedding. Wala pong idea talaga. Kaya sa mga nagsasabi po na gutom lang yan, gutom siguro yan, gutom siguro man. Pero ito po, busog po ako nun. Ay, busog po ako nun. Wala lang po talaga ang idea kasi hindi po ako sinabihan ng or namin na dapat pala isusubo sa preview. Si Rovi tuloy, shock sa nangyari. Ang video na ito umabot na sa 3 million views. Nakita naman sa video siya, nagulat talaga ako. Sabi ko sa kanya, hala, ba't mo sinubo? Yung pala, meron na pala mga nakatingin sa amin na, oy, isa bride dapat isusubo yan. Kaya pareho kami nagtawanan. Inunahan man daw siya ni Christian sa pagkain ng cake. Sa kanilang relasyon naman daw, lagi raw busog si Rovi, hindi lang sa pagkain, kung hindi pati sa pagmamahal. Binabiyahe niya po kasi yung Marilao hanggang Quezon City ng motor, nagdadala siya ng mga lutong pagkain. So akala ko nung una, bili lang niya sa labas, pala luto talaga niya. Doon niya ako nabihag yung mga luto niya. Nakatatakam naman ang viral wedding blooper ng mag-asawang Christian at Rovi. Imbis kasi nagawin ng tradisyonal na pagsubo ng cake sa isa't isa, ang groom na si Christian, gutom yun? Sir, ikaw ba kumain, sir? Nagsimula online ang kanilang pagmamahalan. Actually, nagkakilala po kami ni misis sa isang dating site po, sa Facebook dating site. So, nagka-chat po kami ng kinagabihan, tapos kinabukasan, nag-meet po agad kami. Pero alam nyo bang iba pala ang pakay ni Rovi kaya nakipagkita kay Christian? Sa totoo lang talaga, kung bakit ako nakipag-meet sa kanya nun, kasi yung online business ko kasi, naghahanap din ako ng mga client. So, hanggang ngayon, natatawa pa rin talaga kami pag naiisip namin yun. Kasi wala naman talaga sa plano yung gano'n yun. Nagtataon lang. Mukhang hindi lang business partner ang nakuha ni Rovi, kung hindi partner for life. Dahil pati ang puso ni Christian, close deal na rin para sa kanya. Pumasok naman siya sa business ko, so sabi ko, ay, ang bilis magtiwala.
Then, sinasabayan niya ako sa mga gala ko, sa mga travel ko, sa kakaakyat ng bundok. Yung goal ko na masama siya sa business, parang naisang tabi ko kasi parang nag-enjoy na ako sa company. Ako kasi nung first meetup namin, syempre, ako gusto ko na siya eh. May, kumbaga, may pagtingin na ako sa kanya eh. Kaya naman si Christian, hindi na nagpatumpik-tumpik. Sabi ko, hindi na natin patatagalin ito kasi kahit magtutumas pa namin magkakilala, nag-propose na ako sa kanya eh. Pero si Rovi, may alinlangan pa. May kaba pa rin siya, siyempre, kasi feeling ko nagpadalos-dalos na naman ako. Kaya sabi ko sa kanya, sige, tatanggapin ko yung proposal mo, pero hayaan mo na natin kilalanin yung isa't isa bago yung kasal. Matapos ang anim na buwan na pagkilala sa isa't isa, confirmed, si Christian na ang the one para kay Rovi. Feeling ko, ito na yung hinahanap ko, yung kadasal ko na sasamaan ako hanggang sa makuha yung mga pangarap ko sa buhay. Mula sa biglaan na pagkakakilala, hindi ko lubos akalain na mamahalin kita ng sobra-sobra. Ang kanilang pagmamahalan na uwi sa kasalan nito lamang January 9, 2022. Halos family lang po yung mga kasama namin kasi ano po kami, puro Zoom lang po yung ginawa namin. So yung mga ninong-ninang namin, sa Zoom lang din po matag. Pero masaya pa rin po kasi family namin kasama namin lahat. Kompleto naman po sila. Okay naman po, sobrang saya. Talagang ang wedding talaga is isa sa mga napaka-memorable na moment ng buhay. Ang kanilang kasalan may take two rin daw. At pangako ni Christian. Actually, may second wedding po kami sa April 18. So may take two po yung kasal. So sana ma-perfect ko na yung ano, yung pagsubo ng cake at pag-inom ng wine. Ang wish namin sa inyo, sana'y magkatotoo na your wedding is sweeter the second time around. I'm sure ito ang answer. Ang viral video namang ito ng mag-asawang Eldon at Jenny Rose umabot na sa 70,000 likes. Ang groom kasi na si Eldon mukhang kabado sa kanilang first kiss bilang mag-asawa. Paul, taas po yung belo ni Jenny. Tinanong ko po, ba't ka sumaklob sa belo? Hindi ko na rin alam, sabi. Nabigla din ako, sabi niya. Tapos naman, nagtatawanan na lang kami. Dagdag ka ba rin daw siguro na ang pastor na nagkasal sa kanila, ang tatay mismo ni Jenny Rose. Hindi pa kayo kasal ni Jenny, nagnanakaw ka ng alip. Ayaw niya magkamali. Ayaw niyang masira yung respeto. Kinabahan din po siguro siya. Wala. Kiss na. Halik na po. 10, 9. Pero kahit may blooper, bawing-bawi naman sa kanilang first kiss bilang mag-asawa. Po. Magkamali po at ako. Di matapos. Meron pang kulang na isa. Okay. At all is well naman daw after the wedding. Swerte nga raw ang dala ng kanilang kasal. Salamat po! Blessing yung pagpapakasal namin. After that, nag-apply po ulit siya sa Bureau of Fire. And then after 6 months, ayun, nagka-baby na po ulit kami. Exactly our first anniversary. Tapos po. Hanggang ngayon, hindi pa raw alam ng kanyang mister na viral na siya online dahil nasa training ito. Kaya naman may mensahe si Jenny Rose para sa Man of Her Dreams. Alam ko, mabibigla ka dahil nagba-viral ka na at marami kang napapasayang mga tao. So, huwag ka magagalit dahil pinost kita. Miss na miss ka na namin. Pero wait lang, mabalik nga tayo sa una nating blooper. Kamusta na kaya ang bride na si Lelia matapos ang kanyang epic fail na pagkakadapa? Mga kabrigada, wala raw tayong dapat ipag-alala dahil okay na raw si Lelia matapos ang kanyang wedding blooper noong January 6, 2022. Naapakan ko yung wedding robe ko. Yung feeling mo na mag-run ka, tsaka dadapa ako unexpectedly. Tapos hindi naman ako umiyak, natawa nga ako. Sabi ko, okay, thankful na rin ako kasi dito na yung parang nadapa ka. Hindi yun inside the church. All in all, it was a very funny moment and memorable moment for everyone. Ang kanyang hubby na si Arman, nalaman lang daw ang nangyari sa asawa nang mag-viral na ang pa-fall video nito. Of course, na-worried ako. And then, nakita ko na masaya naman sila. So, naging happy na rin ako dahil tinanong ko siya, okay naman daw siya.
Thankful pa nga raw si Lelia sa nangyari sa kanya. I was thankful in that it happened for a purpose kasi I was more careful on the wedding itself na hindi ako matapilo. Yung all throughout the wedding naman, it was successful indeed. It was a very emotional wedding. Everything went well. Parang everybody's just happy. Ang nangyaring wedding blooper kay Lelia, parang aral din daw sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sakaling madapa man daw sila sa kanilang relasyon, babangon sila at mas magiging matatag. Pagtanda natin, ganun pa rin. Mamahalan pa rin. I love you very much. Thank you for now and future. I am very thankful for your love for me and I would say I have the best man in the world. I will love you the way I want to be loved also. I love you. Ang magmahal at mahalin, sana all na lang talaga, di ba? Tipan kita na kanyang bahay, aking bahay, na may bahay. At sa special couples natin na nagka-wedding bloopers, okay lang yan. Hindi nga ba't ang bawat relasyon ay hindi perpekto? May mga daraan ng pagkakamali. Pero sa huli, mananaig at mananaig pa rin ang pagtanggap at pagmamahal sa isa't isa. Ako po si Darlene Kai, kasama sa iisang brigada.